tata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Huwag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi yung unang talaga. Baka kala mo kung ano yung ginagawa ni Alice ko sa committee na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na po pag may mani ako na sasagutin. Kasi sa totoo, you are lying. Una talaga, hindi ko alam. Sheila. Apa? Totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si Opo, Alice kaya alis kayo? Kapatid ko eh. Oh, so hindi mo alam na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, sigurado po ako. Hindi mo sa tinanong bakit tayo sasakay ng bangka papuntang Malaysia na may aeroplano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na punta Malaysia. Oh. Ang sabi lang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. Tapos, hindi ka nagtanong, habang, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, yun, lipat ng malaki. Yun, sa ano na, naduda na ako eh. Nandun na ako eh. Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Huwag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi... Yung una baka kala mo kung ano yung ginagawa ni Alice ko sa committee na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na po pag may mani ako na sasagutin. Kasi sa totoo, you are lying. Una talaga, hindi ko alam. Makinig ka. Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? Niluloko mo kami. Hindi po. At klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na... Na, bakit kayo magbangka at ating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi ko alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Oo! Tell it to the Marines. Huwag mo ako, huwag mo kami lukuhin dito. I will not move for your contempt. I will not hindi move po, for you to be cited in contempt. Ako lang, nagpalabas lang ako ng hinalakit ko dahil parang niluloko mo kami dito sa committee. Ha? Hindi po. I'm not asking your answer. I'm just stating the facts, ha? Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin. Ay, hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Ay, hindi ha? Po. Kami dito, hindi kami pwede bayaran, ha? Hindi po, hindi walang po. Walang pwede magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin. Attorney Galicia. Yes, Your Honor. Ako, just to set the record straight, Mr. Madam Chair. Klarong-klaro, Madam Chair, sa pandinig ko, kahit na yung tenga ko ay sira na ito sa kakaputok ng baril, dinig na dinig ko sinabi ni Atty. Galicia kanina na tinawagan siya ng certain Alan. Tapos ngayon, nung sinabi na niya ngayon na dinideny na niya na hindi niya alam yung last name ng Alan na tumawag sa kanya, nagbago na statement niya na ang tumawag doon sa kanya, sekretary niya. Hindi ba halata, attorney, na umiiwas ka? Dahil kung si Alan ang tumawag sa iyo, sigurado yan, Alan de la Cruz, lalabas yan sa cellphone mo eh. Hindi ka man magpunbok ng first name lang, may last name yan, Alan de la Cruz. Ngayon, nung tinanong ka kung anong family name ni Alan, nagbago ng istorya mo. Sabi mo na, nagtawag sa'yo, yung sekretary mo. Dinig na dinig ko, attorney, kahit na i-playback natin yung recordings dito. Sinabi mo kanina, kay yung tanong ni Senator Joel o ni Senator Risa, na may tumawag sa'yo, Alan, huwag tayo maglukuhan dito dahil nakakahiya na, puro tayo lukuhan dito. Ayusin natin ito. Attorney, you are facing a committee na nag-iimbestiga. So, are you holding on to your second statement na hindi si Alan tumawag sa'yo? Opo, ipe-play ko yung recording dito. Hindi po talaga, Senator. In fact po. Pero sinabi mo kanina na si Alan ang tumawag sa'yo. Hindi po talaga siya tumawag sa akin. Kumsik. Madam Chair, baka pwede natin ipakawan. Yes, Senator. Baka mamaya lalabas ako ang nagsinungaling dito kahit na may kabingihan ako. Comsec, para lang mapalagay ang loob naming lahat, no? Paki-provide sa amin yung portion na yun ng transcript.
Yes, kung ano ang sinabi ni Attorney Galicia tungkol dun sa pagtawag nung Alan sa kanya. At saka, if I may interject, Senator, Attorney Galicia, kanina nabanggit ko, no, importanteng malaman, ano yung sinasabi mong karelihiyon? Kasi para sa akin, matter of fact lamang yon. And may information ako na pinag-usapan na rin naman sa social media. So, mahalaga talagang itanong para hindi na pag-isipan pa o pag-usapan pa. Tsaka hindi naman ibig sabihin na endorse ng ninomang mga religious groups natin dahil iba't iba tayong relihiyon ang kung ano-anong mga gawain. O yung iba, oo. So, it's just a matter of fact. Kaya pending question ko pa rin sa inyo ngayon. Yun, Attorney Galicia, yung sinabi niyong karelihiyon, ano bang relihiyon iyan? And dagdag, ano nga ba yung apelyido nung Alan? Tulad din ng tinatanong ni Senator Roy. And pati ano bang telephone number nila? Senator, hindi ko nga po talaga alam ang apelyido po nung Alan. At wala po naman akong phone number niya. At ang tumawag po talaga sa akin ay ang sekretarya ko. Kung nagkamali man po ako, namin yung transcript niya. In fact, you were saying, kung nagkamali man kayo... Kung nagkamali man po ako siguro kanina sa pagsasalita, kasi nakaka-tense po kasi yung nandito ako at nagsasalita sa harap ninyo. Mas matitense ako, attorney, kung hindi nyo sasabihin lahat ng totoong sagot sa aming mga tanong. Opo, pero hindi po ako nagsisinungaling. So ano nga po ba yung sabi nyo magka-relihiyon kayo ni nung Alan? So ano ba yung relihiyon nyo na sinasabi nyo? Or kung gusto nyong isulat na lang sa chair and then isasabihin ko sa mga kasamahan ko or babasahin ko ba? I mean, ako, Katoliko ako. Pag ako nagkasalanan or kung gumawa ako ng krimen, hindi yon sinasang-ayunan ng simbahan at Santo Papa. Madam Chair. Yes, Senator Roy. Just for the record, basta sigurado ka, Torne, hindi Kingdom of Jesus Christ, ha? Hindi kay Buloy. Hindi po. Ah, okay. Yun pala. That's and exact, Senator Roy, kahit lahat ng KOJC, hindi ko nilalahat. Madam Chair, may I just pound on what you are saying? Kasi ho, Attorney Galicia, baka kasi akalain ng lahat, kahit banggitin na po, lalo ngayon na parang nagkaroon ng lal bago banggitin yung relihiyon, wala akong kinalaman yung relihiyon na sa anumang gagawin po natin dahil sariling desisyon po natin yon. Ngayon, pag hindi nyo po sinabi rin, yun ang magiging dating kasi sa taong bayan na parang pag ganito yung relihiyon, ganito yung gagawin. Hindi po ganon. Kaya paulit-ulit po nating sinasabi yun, walang kinalaman ng anumang paniniwala o relihiyon dito dahil sa huli, ang bawat desisyon na gagawin natin, the decision we make dictates the life we live. So, yun po yun, no? Tayo yung nagdi-desisyon sa bawat desisyon natin. Walang kinalaman yung relihiyon. Salamat, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Attorney Galicia, familiar po ba kayo sa Diario Arangkada? May Opo. Role ba kayo doon? Meron po. Okay, so familiar. Ano pong role nyo doon sa Diario Arangkada? Ako po yung publisher nun. Ah, okay, publisher. So, parte po talaga kayo sa Diario. So, bakit yung sinasabi na di kayo updated sa balita? Hindi ba Arangkada dapat up-to-date? Hindi ba kinocover ng Diario Arangkada itong mga pagdinig namin tungkol kay Alice? Inexpect ko na po na yun po ay sasabihin po ninyo. Yes. Pero sa sabi ko nga po sa inyo, I'm just trying to be truthful po sa pagsasalita di ko dito. Pero sa totoo lang po, hindi ko po talaga alam na may warrant of arrest siya. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin, pero yun po ang totoo. Well, mahirap po sa publisher ng Diario Arangkada. Kung Diario Atrasado, maniniwala ako na hindi nyo alam na may warrant of arrest po sila. Attorney, lumaki daw si Alice Guo sa farm at nakatira sa Tarlac. Bakit kaya sa Bulacan pa po siya nagpanotaryo? Yan po. Alam ko po, tatanungin nyo rin po yan at ang sagot ko po ay hindi ko po alam. Eh, sa lahat naman ng notaryo sa Bulacan, bakit kayo pa po ang pinili niya? No? Hindi ko rin po masasagot. Kung personal tinanong nyo ba siya kung sino
rekomenda sa kanya sa inyo para maging notaryo niya? Wala po akong natanong na ganun. Ang sabi niya lang po sa akin, alis na lang po, salamat po attorney, at wala na pong gustong tumulong sa akin. Parang, I wish that were true, pero hindi totoo eh. Mukhang maraming tumutulong na makatakas at kung ano-ano pa, makagawa ng mga akusasyon laban sa kanya na di umano ay kanyang ginawa, at dahan-dahan ay nagsasurface po kami ng mga ebidensya dito sa aming mga pagdinig. So, sinasabi niyo po, lahat ito coincidence lang na si dinami-dami ng mga abogado at notaryo sa Pilipinas na kayo ang napili ni Alice ko na maging notaryo sa kanya. Siguro po, Senator. Madam Chair, yes, hindi ko kaya dahil Attorney Galicia, dahil alam ni Alice ko na magnonotaryo kayo sa kanya kahit hindi niyo siya kilala, magnonotaryo kayo sa kanya na subscribe and sworn before me kahit hindi siya nakaharap, kaya po siya lumapit sa inyo. Hindi ko kaya ganun? Hindi ko po yan alam, Senator. Pero siguro yun po yung dahilan. Ako, naniniwala po ako, yun po yung dahilan. Kasi ho, sabi nyo kanina, hindi nyo po siya kilala, pero kung hindi nyo po kilala, di dapat ho, mas lalo kayong mas maingat dahil gusto nyong malaman yung katotohanan dahil hindi nyo po siya kilala. But then again, hindi nyo po siya pinababa, nasa sasakyan po siya, hindi nyo po siya pinasumpa, hindi nyo po siya pinaglog doon sa inyong logbook, at binigyan nyo siya ng special treatment, kumbaga, attorney. Kaya para sabihin po na usual lang po, hindi po usual yung nangyari po dahil hindi nyo po ginagawa ito lagi-lagi doon po sa inyong opisina. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. At Attorney Galicia, may isa pang bagay na namimisteryosohan ako tungkol sa pagpapanotaring ito. Ayon sa isang interview sa isang opisyal, sinabi mo na hindi nyo siningil si Alice Kuo para sa ipinigay niyong serbisyo. Ano po yung dahilan na inilibre niyo siya? Hindi ko po siya intentional na nilibre. Hindi ko na lang po siya talaga nasingil. Paano po nangyayari yun? Naku, sir, ang mga abogado, mga profesional, masinop, di ba? Ayan, may mga nag-walk out na po at hindi na nakakayanan. Paano po nangyari na nalibre po ninyo siya? Meron po bang sumagot na sa pagbayad sa pagpapanotaryo? Wala naman pong nabayad talaga. Wala. Paano po magsusurvive ang bawat firm or opisina ng mga abogado o notaryo kung hindi po masinop, no? Kahit sa ganitong... Marami po ako actually nanonotaryong wala namang bayad. Okay, pero dito kami pinaka-interesado sa taong ito na ninotaryohan nyo ang mga dokumento na hindi nyo pinasumpa, hindi nyo pinapirma sa notarial book, hindi nyo pinababa sa kanyang sasakyan para umakyat sa opisina nyo at nalibre nyo pa sa huli. At inuulit ko po, Attorney Galicia, yung hiling ni Sen. Grace, hinihiling na rin po ng chair, paki-submit in writing kahit sa COMSEC namin yung inyong sinasabing relihiyon, na magka-relihiyon kayo ni Alan. Tungkol pa rin sa notarization ni Attorney Galicia, USEC T, ano po yung mga epekto nitong parang irregular na notarization sa mga filings ni Alice ko? Ang interest ko dyan, ibig sabihin ba mas bibilis ang pag-andar ng mga kaso? May hearing po tayo mamayang hapon para sa preliminary investigation. 2 p.m. ang schedule. Isa sa mga pag-uusapan na sa hearing na to ay ang status ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit ni Alice Guo. Ipapaubayan na lang namin sa prosecution panel kung anong magiging pasya nila dito. Pero para sa akin, matimbang tong mga nabunyag dito ngayon, ano, na may problema tayo sa pagnotaryo ni na pagnotaryo na counter affidavit ni Alice Kuo, at bukod doon, galing sa kapatid niya mismo, nakasama siya, kasama si Mayor Alice na lumabas ng bansa. Salamat, USEC T. Nako, alas dos pala yun. I hope hindi nyo kailangan puntahan yon kasi okay, malapit na po kayong mahuli kung sakali. Sige, bago yung mga tanong naman para kay Attorney David, isang follow-up question kina Director Casio ng PAO, kaugnay nung ipinakita natin kanina kay Ms. Sheila, na passport sa customs. Na-confirm nyo po ba ng PAOK na
sina Alice at Sheila Guo ay talagang pumasok sa Kuala Lumpur noong July 18 mula sa Denpasar. Kasi ang tatak dun sa passport niya ay Sabah. So paano posibleng nasa dalawang parehong lugar sila sa Malaysia, KL at saka Sabah sa parehong araw na July 18? I am also caught unaware as to how that happened, Madam Chair. In fact, when you showed the picture, I had to confirm with my counterparts in Malaysia, and they stand by their statement that she was in Kuala Lumpur, July 18, 12:10 or thereabouts in the morning, coming from Denpasar, Bali. So, ayon sa Malaysian Immigration Authorities, 12:10 ng madaling araw, nasa KL. I am not quite sure about the specific time, but she arrived in Kuala Lumpur from Denpasar, Bali, early morning of 18. Early morning of 18 from Denpasar, Bali. And yung stamp nung pagdating niya di umano sa Sabah ay ibang oras? I wasn't able to take a look at the document, Madam Chair. But then again, my counterpart in Malaysia is insisting that she presented herself in Kuala Lumpur, July 18. Okay, so kailangan nating at least dalawang bagay siguruhin, anong oras siya di umano dumating sa Sabah, and pangalawa, kung parehong oras na nasa KL siya or masyadong magkalapit na oras, bukod sa pagtatanong kanina sa NBI kung may doppelganger or look-alike si Alice Guo, don't tell me, tatanungin pa natin kung may look-alike o doppelganger si Miss Sheila. So, mga tanong din naman kay Attorney David. Attorney, sa mga statements nyo sa media, binanggit nyo na nag-exchange kayo ng mga recent calls at maraming recent calls kay Alice Guo. Saan po kayo nagtatawagan? Sa internet. Iba-iba. Sa internet. So, pero sa mga internet calls iyon, may area code po ba na number ng ginagamit niya? Wala po eh. Wala. So hindi ko maitatanong kung mula sa Pilipinas ba siya tumatawag na plus 63 ang country code. Merong ibang identifying numbers po ba dun sa internet calls nila sa inyo? Pwede mo pa-check para sigurado? Paki-check. Actually, it's good you ask that kasi itatanong ko talaga kung una, sino ang provider? Globe, Smart, dito. Sino po ba ang internet service provider dun sa internet calls nyo ni Mayor Alice? Yes. Wala pong number. Walang identifying numbers. Sinong ISP nyo para dun sa internet calls? Ano po yung ISP? Internet service provider. Sinong internet service provider ninyo sa calls na yun? Globe po ako eh. Globe po kayo. Alright. At may proof po kayo sa mga alleged calls na ito? At handa ba kayong isubmit yung mga calls na ito sa komite? Alleged number, of course, will be deleted confidential. Gusto ko rin po, pero meron po kasi akong lawyer-client privilege. Mm. At I hope you understand ho na may oath po ako to maintain the whatever information na binigay sa akin. Okay, anong app ang gamit ninyo dito sa internet calls na ito? Ako po, meron po akong Telegram, mm-hmm, Signal, Viber, Messenger, WhatsApp, WeChat. Marami ho. Lahat. Uh-huh. So, alin ang ginagamit nyo ni Mayor Alice sa pagtatawagan ninyo recently? Paiba-iba ho. Dati ho, paiba-iba. Viber. Okay. Noong una ho, before when we were still attending the Senate hearing, we were using the regular Globe number. Yes. And then we shifted to Viber and then Signal. And lately, we were using the WeChat. Okay. So, yes, bago ako magpatuloy, Sen. Grace. Actually, Madam Chair, yung precautionary whole departure order, kasi meron naman talagang warrant of arrest na. Tapos may pag-uusap din ng DOJ na magkakaroon ng precautionary whole departure order. Pero bakit hindi yon na-file? Bakit, di ba? So, yung ating mga pantalan, yung ating mga airports, wala talagang whole departure, di ba? USECTI, please. Tama yon. Di po nag-apply ng PHDO ang mga fiscal natin. Ngunit may ilbo naman, no, na inisyo na si Secretary Remulla sa Bureau of Immigration.
Para sa amin, yung ILBO, pag-ipagsama ito dun sa outstanding warrant of arrest ni Mayor Guo at pati na din dun sa pangangailangan niya ng travel authority bago makalabas ng bansa bilang isang public official ay sapat na, no? Parang ang sinabi sa akin ng mga naghahawak na fiscal na as a matter of strategy, ginumunan nila sinalang yung PHDO. So, meron naman lookout bulletin, di ba? So, yun ang meron. So, are the immigration officials, were they briefed na this is a person of interest? At saka, you're right, government official, hinihingan talaga tayo ng authority to travel. And she's popular enough. Now, my question is, barko pala, bangka yata yung ginamit, di ba? So, nasa jurisdiction yan ng Marina. Ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard. Paano ba pag sa Philippine Coast Guard? Kasi I understand we have like one of the longest coastlines in the world, di ba? So it's very, really difficult to watch. Pero, so paano yun? Pagka umaalis sila, wala ba nag-check? Di ba nagre-report yan kung pumunta sa isang resort? May I have a response from the PCG? Vice Admiral Punsalan. Thank you, Madam Chair, Your Honor. Totoo po yun na there's a degree of difficulty. But what I wish to emphasize is may faces po kasi in such a case. And one is the gathering of information regarding certain persons of interests. We were finding out among our troops on the ground. And amongst the people that we were able to contact, yung alert notice po, in fact, I remember na site po kanina, AFP was provided, but our records show that the Coast Guard was not informed of this alert. Teka, saan ba sila sumakay ng bangka? Anong lugar? Sa Zambales? Ay, hindi pa po, ma'am, ata, it has not been established. So saan? Sheila, saan kayo sumakay ng bangka? Anong lugar? Hindi ko po alam eh. Ha? Yung lugar, hindi ko alam. Okay, galing kang Bulacan, di ba? Hindi, saan ka ba nakatira? Sa farm galing. Hindi, saan? Sa farm? Opo. Anong farm nga, saan? Sa Banban po. Sa Banban ka na nakatira. So, sumakay kayo ng kotse para pumunta... Van, opo. The van, papunta dun sa sasakyan nyo na bangka. Opo. So, saan yun? Hindi ko alam kung saan yung lugar. Basta sumakay ka lang. Opo. Kasi hindi mo talaga alam saan ka pupunta. Gabi na yon. Gabi na po. So, nung bumaba ka dun sa pagsasakyan mo ng bangka, mga ilang oras galing sa Bamban? Hindi ko sure oras. Siguro mga 3, 4 o mas ano pa, hindi ko masabi talaga kasi hindi ko matandaan. Ilan kayo nakasakay sa bangka? Tatlo po kami. Tatlo? Gaano katagal yung ano nyo, pagbiyahe? Siguro may 4 o 5 oras. Sa gabi ito? Sa gabi, bago kami magpatid ng malaki. Hindi ba nakakatakot? Kaya natakot? So, I mean, obviously, kakaiba yung pagbabiyahe mo. Hindi ganun ka lakas ang tiwala mo sa ate mo na sa kapatid mo na hindi mo man lang tinanong. Okay, well, it's all, Madam Chair. Salamat, Sen. Grace. So lastly, Attorney David, on your oath as a lawyer, are you able to assure this committee na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo. Yes, Your Honors. Because, you know, I am one with the committee to ferret out the truth. Because I am always telling her that we have to face this legal process together. Because for me, I believe in the merit of her defense. But if she will not be participating before the proper forum, the DOJ, the courts, there's no way that I can effectively defend her. That's why I was always persuading her to submit herself to the jurisdiction of the court. It has always been my practice, Your Honor, to request clients or to implore from them to always tell the truth. Because, you know, Your Honor, I always believe in the truth. Because there is a divine there, supreme being, that who knows what's happening. And if we tell a lie, there will be repercussion for that.
Salamat, Attorney David. Harinawa, kahit medyo late in the day, mapakinggan pa kayo ng inyong kliyente. And lastly, kay Attorney Galicia, tanungin ko sa inyo yung parehong tanong kay Attorney David. On your oath as a lawyer, pwede nyo bang i-assure ang committee ito na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo naman. Wala po akong intensyon mag-violate. Salamat, Attorney Galicia. Meron lang akong ilang kaunting huling tanong sa NBI at sa BI, and then to turn over ko na kay Sen. Sherwin yung floor. Actually, isang topic na lang ito sa NBI kay Director Santiago. Sir, nung nasa custody na po sina Sheila Guo at saka Cassie Leong, ano po yung unang ginawa? Mike, sir. Yes, sir. Yung dalawa ho, ay in-apprise agad namin sila ng Miranda rights nila. Dahil nga, we are intending to arrest her and charge her of several offenses. So, pagkagaling po ng in-inquest po muna sila sa immigration for immigration violations. And then, after the inquest sa immigration, they were turned over to us sa NBI at nag-umpisa na po kami ng processing ng kanilang papeles. Opo. Paano po yung processing ng papeles niyan? Ano yung unang anong mga ginawa sa kanilang dalawa? Ayun nga po, in-apprise namin sila ng kanilang constitutional right, tapos kinuna namin siya ng personal data and including fingerprinting and medical examination. Okay. Tapos po ayun nga ho, nag-umpisa na kami na impormahan sila na they were being charged kay si Cassandra po bilang siya ay Pilipino. Yes. Kinasuhan po namin siya ng obstruction of justice. Wala pong deportation na proceedings against her. Apo. Obstruction of justice tsaka yun pong pagtulong niya na makalabas ng bansa ang isang hinahanap nating tao. Kay Sheila ay marami po kaming ipinail na kaso katulad ng paggamit ng Philippine passport na kitang-kita naman natin na fraudulently acquired. At marami pa pong ibang kaso na ikisinampa namin dapat sa kanya. Okay. Pero sabi niyo nga rin po ay nakuhanan na ng fingerprints yung dalawa. Yes, ma'am. Okay po. Yung fingerprints po ba ni Sheila, paano kinuha? Yung normal process po na kinuha namin yung fingerprint niya, tapos nung meron na kami nito, ay kinumpare namin. Meron po ang Bureau of Immigration ng ACR fingerprint niya. So, ayun naman, nag-compare na naman ng aming dactyloscopy division. And we found out that yung mayor at Shang Mayor at ito pong si Sheila Lial Guo, yung fingerprint impression nila ay belonging to one and the same person. Okay. Kaya na-conclude na naman namin na si Sheila at yung Shang Mayor ay iisang tao po. Alright. So yun yung resulta. Katulad ng resultang nakuha nyo noon kina Guo Huaping at Alice Guo. Yes, ma'am. Sa dactyloscopy division din po ninyo. Yes, Your Honor. Alright. Salamat po. At mga huling tanong ko sa ngayon sa Bureau of Immigration, Commissioner, ano na po bang pinakahuling impormasyon nyo tungkol sa whereabouts ni Guo Huaping o Alice Guo? Based on latest reports sa akin po kagabi, si Alice Guo is in Jakarta. Ah, lumipat mula sa Batam. Alright. So, pwede nyo po bang bigyan ng assurance itong komite
na Alice Guo will have her day in court and will also have her day before this committee and before the Committee on Women as well, Commissioner. Basing on the same letter that I sent to the Director General of Indonesian Immigration, the request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng Philippine Immigration at saka yung Indonesian Immigration. And we would like to assure the committee that we are doing our best na maibalik din siya as soon as possible. Yung sabi nyong you're doing your best in coordination sa Indonesian Immigration, ibig sabihin po may ongoing search operations po para sa kanya? Yes, ma'am. Tuloy-tuloy lang po. Simula nung 19 ng August, then nakuha natin si Sheila and Cassandra nung 20. And from Batam, lumipat nga po si Alice to Jakarta, nasundan din po ng Indonesian Immigration. So we are continuously having the close coordination with them. At itong coordination po ay kaugnay din kay Wesley Guo, tama po ba? The latest we got from Wesley Guo is umalis siya ng Batam ng 20 using the same ferry, then sumakay siya ng aeroplano going to Hong Kong. And sumulat na rin po tayo sa Hong Kong Immigration requesting ko for the confirmation of the arrival ni Wesley sa Hong Kong, but we have already the confirmation na umalis siya ng Singapore. We're still waiting for the confirmation of his arrival in Hong Kong. At may time frame po ba at least dun sa pag-secure ng person ni Alice Guo? I cannot give po a timeline kasi ang lead po is Indonesian Immigration at saka wala tayong jurisdiction po doon sa kanila. We are just coordinating and binibigyan natin sila kung anong mga kailangan nilang may kung anong papel, may mga request. We readily provide them the needed information. Huling tanong ko sa inyo, Commissioner, para sa araw na to. Saan po nagkulang ang BI? Anong borders po natin ang napaka-porous talaga o pinaka-porous at ito yung ginamit para makatakas si Alice Guo? Your Honor, as early as June 15, 2024, ilinagay na po namin si Alice Guo at saka yung grupo sa alert list ng BI with the corresponding order to strictly monitor heightened alert all airports and Zamboanga Seaport, including Bungao. Then, lumabas nga po yung ILBO ng 21. Then, as early as June 28, 2024, nag-issue na po ako ng mission order to arrest Alice Guo and company kung saan man siya makita. Sumama kami sa operation sa La Union, operation sa Zambales, operation sa Batangas, then we received several false leads. Cargo plane sa Davao, dadaan sa Naiya. Pero kahit ganun nan, sinusundan namin kaagad. But poros sila negative. Ang challenge po sa immigration, we have the same challenge with Coast Guard. Sa laki ng coastlines natin, hindi namin po nababantayan lahat. Pare-parehas ang Coast Guard, CAAP, Maritime Police, Aviation Security, we have the same challenges. In all this case, itong kaso ngayon, lahat kami nagtutulong-tulong, pero masakit man sabihin, nakalusot. Masakit po talaga, pero Commissioner. We have done our best, ma'am. And
Nung nalaman nga namin, na-confirm namin na wala na si Alice Go, in 2 days, naibalik namin. Naibalik ng immigration sa Pilipinas. Thank you, ma'am. Salamat, Commissioner. Na-appreciate ko po yung alert list, yung mission order. Pero syempre, mas mararamdaman, hindi lang ng gobyerno natin, pero ng mga kababayan, kapag na-effect talaga ito, nagamit talaga to create the result. Yung result na naging mabilis sa Indonesia, how I wish mabilis nating nagawa dito sa atin. Kaya yung sinabi niyong masakit, masakit po talaga sa ating lahat. At last, may disciplinary actions na po ba para dun sa mga mapapatunayang liable? In place na po ba yon? At kung meron, ano po yung magiging parusa sa kanila kapag napatunayan ang liability? I am also initiated an internal investigation kung mayroon bang kasabwat na empleyado ng immigration, notwithstanding ng direct order ko o directive na huwag gumawa ng hindi dapat. And we have required all international ports of entry and exit, lahat ng mga hepe, mag-submit ng report. Nakuha na natin lahat ng flight manifest, lahat ng general declarations on commercial, cargo, special, and chartered flights. And I made them to examine it isa-isa, bawat for the entire month of July 2024. And the internal investigation is ongoing. We will finish that report. We will finish the investigation and we'll submit the corresponding report. Salamat, Commissioner. And later on, we will also be asking such records, manifests from the Coast Guard regarding yung mga vessels na iniimbestiga. And talagang wish you the best dun sa internal investigation dahil mahirap, halos imposibleng isipin na katakas si na Alice Go na wala talagang either nagpabaya or worse kasabwat. Salamat ng marami, Commissioner. I'd like to now finally recognize Sen. Sherwin for the rest of his questions. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. Balikan ko lang si Sheila. I was listening intently earlier to her narration and nakwento niya kanina kung paano sila umalis ng Pilipinas. Pero may mga questions ako, Sheila. Sabi mo kanina na umalis kayo first week of July. Po. Tama? Pero nakita ko kanina sa passport stamp, na-stamp siya ng July 18. So, ano, nasaan kayo between first week of July and July 18? July 1st, first week, hindi ko sure kung araw-araw kami alis. Hindi, nandito kayo sa Pilipinas. Umalis kayo, di ba? Umalis kayo. Aba. Di ba? So, nasaan kayo that time? First week of July, umalis kayo eh. Nakuha mo yung tanong ko. Sa stamp mo is July 18, pero umalis kayo first week of July. Nasaan kayo in between? Kami sa Malaysia, 4 araw ata. 4 days kami sa Malaysia. Nasa Malaysia kayo? Oo, 4 o 5 araw kami doon. So before kayo pumunta ng Sabah, nasa Malaysia na kayo first week of July. Tama? Basta may na kami doon, 4 o 5 araw. Hindi ko ako Malaysia ba o Sabah ang sabi niyo. Well, Sabah kasi yung 18 eh. 18? Diba? First week umalis na kayo, di ba? So wala na kayo sa, in short, wala na kayo sa Pilipinas first week of July pa lang. Tama? Opo, pero hindi ko sure kung ano date, ano araw talaga. Okay lang yun. Mm-hmm. And then, nasa Malaysia kayo. Opo. Andun na kayo. Ilan days. Nang ilan days. So, from first week of July to July 18, kasi yun yung timestamp ng passport, nasa Malaysia lang kayo. Opo. Sino kausap niyo sa Malaysia? Sino ang sumundo sa inyo nung pagdating niyo sa Malaysia? Yung isang babae po. Ay, isang babae. Okay. And then, alam mo ba kung anong pangalan niya? Hindi po. Ito ba yung sinabi mo kanina, nag-English? Opo. Okay. And then, from I would assume, from somewhere in Malaysia, pumunta kayo ng Sabah.
Tama? Hindi ko alam kung tama ang lugar. Kabasa alam ko Malaysia. Pero hindi ko alam ko yung sabasan yan. Okay. Kasi iniano namin yung time frame parang magulo eh, no? Magulo din po ako. Oo, parang magulo kasi yung time stamp mo is July 18 nasa pwede palabas COMSEC yung passport kanina na may time stamp. Pero sigurado ka umalis ka ng first week of July. So inaano namin basta first week of July, correct? And then umalis ka ng KL July 21 papuntang Singapore. Saan po yung KL? Kuala Lumpur sa Malaysia. Sa Malaysia po. So from tama ba in time July 21? July 21. Pumunta kayo ng alam Singapore. Alam ko lang sa Singapore, opo. So po tama 'yon. Pumunta kayo ng Singapore. 21 sa Singapore. Okay, pumunta kayo ng Singapore. Sino naman ang sumundo sa inyo sa Singapore? Ano lang po, si Cassie. Si Cassie ang sumundo sa inyo ng, sa Singapore. Yung kausap nyo sa Malaysia na babae, sumunod siya doon? Hindi, hanggang airport lang. Hanggang airport lang siya. And then it's si Cassie na ang kasama nyo all the way to Indonesia. Opo. Ito, July 18, entered Sabah. Tama ba? No? Madam Chair, or 19 entered Sabah. 19? Oo. Sorry, hindi ko rin ko matandaan. Yan. Tama, pero umalis kayo ng Pilipinas is July, first week of July. Opo. Okay. And then, kanina narinig ko na galing ka ng Bamban, pumunta ka ng port. And then from port, sumakay ko yung maliit na bangka. Tama? And then nag-transfer ko yung ng malaking bangka, malaking boat. And then from malaking boat... Maliit ulit. Gaano kahaba yung biyahe ng malaking boat? Pag hindi ako nakakamali, siguro mga 3-4 days. 3 or 4 days, opo. 3-4 days ang biyahe ng malaking... So, pag hindi ako nakakamali. Oh, basta araw? Araw, opo. Hindi for hours. Sure. Days. Days siya talaga. Aba. Okay. And then, pagdating nyo sa Sipadan, or yung kanina... Sipadan, saan po? Ano yung sinabi? Siempena? Siempena. Aba, yun, dating doon. Nag-transfer ulit kayo ng maliit na boat. Along, itong ruta na ito, ang kasama mo lang, tatlo? Tatlo, tapos may kasama pa kami. Sino yung mga kasama nyo? Yung tao doon na hindi ko kilala. So, kasama mo si Alice? Opo. Kasama mo si Wesley? Opo. As may isa pa kayong Opo. Kasama? Opo. Yung kasama niyo ba, Filipino or foreigner? Siguro foreigner kasi hindi naman siya Tagalog, English. Hindi ko rin masabi kung ano mansa ng tao. Ito ba yung babae na nag-English? Yung babae, English. Hindi, ito yung kasama niyo sa boat? Itong... Oo. Sa ano yun, sa papunta sa airport. So kasama niyo rin siya sa boat? Siya ata ang bahala lahat. Siya ang bahala lahat. Okay. Okay. Sige. Tatalo naman ako sa iyong... Sabi niyo kanina, narinig ko, nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi, tatay, hindi mo tunay na tatay yon. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay sagot, di ba? Okay, pero hindi yan ang tunay na tatay mo. Ah, hindi po. Okay, si narinig ko rin si Lin Wen Yi, hindi mo rin tunay na nanay. Ah, hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po, pag ganyan. Hindi kayo related. Hindi kayo tunay na magkapatid. No? Opo. Oh, hindi kayo biological na magkapatid. Opo. Okay. Okay. And then gusto ko itanong, anong nakita ko kasi na dumating ka dito in 2001? Po. Tama? From China? Tama? Tama. Okay. 16 years old ka nung dumating ka dito? 17 o... 16 years old. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung
papunta dito sa Pilipinas? Sino ang nag-imbita sa iyo na pumunta dito? O sino nagdala sa iyo? Si Daddy. Na pupunta dito. Si Guo Jiangjong. Okay. Okay. And paano mo nakilala si Guo Jiangjong? Kung hindi yung siya partner niya, tita ko. Yung father niya. Partner. Partner niya. Opo. Tita ko. Tita mo. Sino ang partner niya? May pangalan nata doon. Si Lin Wenyi? Opo. Si Lin Wenyi? Opo. Ang tita mo si Lin Wenyi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiangjong through Lin Wenyi. At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo, tutulungan mo ko. Tutulang. Anong sinabi niya? Ano ang trabaho na gagawin mo? Embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba? Anong... Malunong ko. Malunong ko lahat. Okay. At gaano katagal nagtrabaho sa Guo family? Simula ako galing China. Simula galing China, nagtrabaho ka na. Hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Mm-hmm. Sa anong kumpanya ka nagtrabaho? Sa embroidery lang? Sa embroidery lang po. Wala nang ibang kumpanya? Wala po. And yung trabaho mo sa embroidery is, sabi mo, nag-operate ka ng makina? Oo po. Yun lang ang kaya ko. Sampon, production, lahat po. Yun ang trabaho mo sa kanila? Opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery? Ano po yung planta? Saan yung lugar ng embroidery? Saan yung planta? Yung lugar, Bulacan po. Saan? Sa Malilaw, Bulacan. Sa Malilaw, Bulacan. Yung anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay. Aside from QJJ Embroidery, meron ka pang ibang trabaho o ibang responsibility sa... Wala po. Wala na. Kasi nakita namin sa mga records, meron ba tayong itong slide? Itong table 1. Kasi nakita namin sa records na marami kang involvement sa Guo family businesses, no? Meron yung QJJ Group of Companies, QJJ Slaughterhouse, ipa-flash namin, QC Genetics, QJJ Farm, QJJ Embroidery. Lahat ito ay ikaw ay corporate secretary, no? Meron kang equity participation rin. Ibig sabihin, naglagay ka ng pera dito. No? Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Hindi mo alam kung anong corporate secretary? Yan, ito yung mga kumpanya na related kay sa mga Guo. Yan. At lahat ito merong may pangalang ka dyan. No? At merong kang... Lahat meron. No? At merong naglagay ka rin ng pera dyan sa mga, yung equity participation, yan yung pagmamayari mo doon sa mga kumpanya. At meron rin kaming dokumento na nagpapatunay na ikaw rin yung pumirma dito sa mga dokumentong to. So may signature ka dito sa mga companies na ito. So, kanina sabi mo nasa embroidery ka lang pero nakita namin dito hindi lang embroidery, marami kang corporation under your name. Pero ang trabaho ko lang embroidery po. Eh bakit mayroong mga ganito? Hindi ko po alam. Yeah, merong sa embroidery, may farm. Diba? At ipa-flash rin namin yung pinirmahan mo as corporate secretary. So, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinipirmahan. No? May PMA ako, pero hindi ko matandaan kung kailan, ano, PMA ako. Ito yung mga, in fact, nakita namin na
sa mga dokumento, nag-file ka, nag-sign ka, pumirma ka na 96 times, 66 times sa general information sheet as corporate secretary, 10 times sa articles of incorporation as incorporator, at 20 times sa audited financial statement as treasurer and CFO. So ibig sabihin, pumirma ka ng mga dokumento 96 times sa mga go-related families. Hindi ko alam kung may ganyang kalami PMA ako. Pero may pinapirmahan ka. May PMA ako, pero hindi ko alam kung may ganyang kalami. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng treasurer? Hindi po. Bakit ko pumipirma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Iiabot lang sa akin PMA, tapos PMA ko na po. Eh bakit mo naman pinapirmahan? Sabi nga kanina ni Senator Joel, itong perma na ito, katunayan, katibayan to na kasali ka sa mga activities ng go-related families. Diba? Yan ang ano, pwede mo sabihin hindi, pero ang evidence sa perma mo eh. Pakita natin yung as corporate secretary. So, hindi mo madedeny na ikaw pumirma nitong mga corporations. Yan, kagaya nito, no? Yan, Sheila Leal Guo. Yan, mga perma mo yan. Ito ba yung mga pinirmahan mo? Opo. Yan ba, ito ba yung mga pinirmahan mong dokumento? Hindi ko matandaan kung anong PM ako. Pero may pinipirmahan ka? Opo. Okay. Dapat mag-ingat ka sa mga pinipirmahan mo dahil patunay ito na kasali ka doon sa mga corporations nila. Opo. Diba? At kahit sabihin mo, hindi mo alam at hindi yun ang dahilan na hindi ka masasali dito sa mga activities ng Guo family. May isa pa akong tanong, Madam Chair. Please proceed, Senator. Oo. Yung si Alice Guo is, kanina, sabi mo kanina, tama ba? Malapit ka sa kanya pero hindi kayo nakatira sa isang lugar. Opo. Gano'ng kadalas mo siyang nakikita, si Alice Guo? Binsan siya uwi. Minsan pupunta ako sa kanya. Okay. Pero bihila lang po. Okay. And then, paano si Alice Guo, ano ang papel ni Alice Guo doon sa Pogo Hub sa Bamban? Ano po yun? Alam mo may Pogo, diba, sa Bamban? Alam mo ba yun? Alam ko. Alam mo. Ano ang kanyang papel doon? Anong kanyang role? Hindi ko alam. Ang alam ko lang may ano doon. Pero hindi ko alam kung at Pogo ba yun o ano yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero alam mo kay Alice Guo yun. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Mm-hmm. Sino pa sa mga kapamilya mo ang involved sa Pogo? Ulit? Sino sa kapamilya mo ang involved sa Pogo? Si Guo Jiangjong, your father, involved ba siya sa Pogo? Hindi po. Hindi siya involved sa Pogo? Wala naman ano siya tungkol dyan. Wala siyang alam sa Pogo. Si Alice Guo? Wala rin po. Hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung involved siya. Okay. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Pilipinas? Hindi. Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay. Paano mo narinig? Anong narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend niya ata. Ah, mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal ang girlfriend. Ah, girlfriend niya. Okay. So, inamin ni Wesley sa'yo na girlfriend niya si... Cassie. Si Cassie. Pero hindi pa ako nakita. Okay. Anong involvement ni Wesley sa Pogo sa Porak? Hindi ko alam. Nasabi niya ba sa'yo? Hindi po. Si Wesley ba involved sa Pogo?
hindi kaming kwento kung sa trabaho, ganyan, wala. Kaya hindi ko alam. Kwento lang niya, love life niya. Oo. No, diba? Kwento niya sa'yo yung ano eh. Diba si Cassandra? Opo. So, okay. Matagal na ba sila, alam mo ba? Hindi. Hindi ko alam. Okay. Pero meron din kaming nakita, ito provided to ng... that's why sinasabi nga ni Senator Risa, importante magsabi ng totoo dahil una-una naka-oath ka. Nasabi mo kanina na si Cassandra na-meet mo lang sa Malaysia, tama? Pero meron kaming nakuhang flight details nung February 11, 2024. Sheila Guo, Alice Guo, Wesley Guo, Catherine Cassandra Lee, Ong at Duaren Wu magkasama sa flight. So, hindi first time ko nagkakilala sa Malaysia. Saan po? Pumunta kayo ng Taipei. Ayun po. Yun kasi, yun, kita ko siya pero hindi kaming kakilala. Pero... Pangalan ko lang yung alam. Yun pero lang. Magkasabay kayo sa flight. Tapos girlfriend niya si Cassandra, sabay kami pero diba? Hindi kami kasama. Paano hindi kayo magkasama eh? O, 3 days kayo sa February 11. Sila tadi, Westy. Oh, pero hindi first time kayo magkakilala. Kasi kanina narinig ko, sabi mo, first opo. Time kayo so, nagkakilala sorry po, nakaligibutan ko po. Diba? First time kayo nagkakilala sa Malaysia. Opo. Tapos sabi mo, naririnig mo lang yung name niya. Pero dito, sa flight details, meron kayong physical interaction nung February 11. Pumunta kayo sa Taipei. Opo. Tama? Kalimutan ko lang po siguro. Yun rin sinabi ni Alice Go sa amin, nakalimutan niya. Sorry po. Sorry po. Pareho rin linya kayo ni Alice. Hindi po, iba po kami. So, anong ginawa niyo sa Taipei? Travel. Anong travel or travel negosyo po. Or? Travel po. Travel? Opo. Okay. Sige. Go to